Isa sa mga problemang dapat sana ay matugunan ng pamahalaan ang pagtutok sa edukasyon ng mga batang may kapansanan. Kailangan ay magkaroon ng sapat na bilang ng espesyal na paaralan para sa mga batang may espesyal ding pangangailangan. Narito ang special report ni Maki Pulido. Kung ang ibang kaedad niya ay naglalaro, si Bong kumakayod na para makatulong sa naghihikahos na pamilya. Pagdating sa eskwela, ibang hamon naman ang haharapin niya. Dahil sa cleft lip and palate o bingot, hirap magsalita ang bata. Tampulan pa ng tukso. Sinubos sa akin ng teacher, itong kaklase sinuntok. Sabi ko, bakit naman sinuntok mo? Emma, tinutukso ako may. First year high school na sana si Bong sa edad niyang 13 taong gulang. Sa halip, grade 2 pa lang siya ngayong pasukan. Wala naman kaming ano eh, basta tanggap lang kami ng tanggap. Hindi siya magiging mahihain, mawawala inferiority complex na siguro. Kung nandun talaga siya sa katulad niyan ng mga bata na katulad niyan may speech defect. Sa Pilipinas, mahigit 3 milyong kabataan ang gaya ni Bong na may kapansanan o kung tawagin ay Children with Disabilities o CWDs. Kailangan tanggapin natin na merong mga children with special needs in the regular school who don't want to study in the SPED center. Kaya ang Magna Carta for Disabled Persons at Child and Youth Welfare Code, layuning tugunan ang pangangailangan sa edukasyon ng mga CWD. Espesyal daw na paaralan ang nararapat sa mga batang may espesyal na pangangailangan. They will never be liabilities for as long as special education is there to cater to their needs. Bagamat taon-taon patuloy na tumataas ang bilang ng mga nakapag-enroll ng mga CWD sa elementarya at sa mga special education o SPED centers sa buong bansa, 2 lang sa bawat 100 CWDs ang nakakatanggap ng sapat na serbisyo mula sa gobyerno. Dumarami man kasi ang bilang ng mga SPED teacher, karamihan naman sa kanila nasa Metro Manila. Ang problema is geographical location. Kung masyadong malayo yung bahay ng bata, yun ang talagang barring condition. Kaya para kahit papano'y maibsan ang problema. Ideally, we must have 1:5 to 1:10. We cannot exactly stick to that ratio. So we can address that by having the morning session and the afternoon session. Yun nga lang. Is it frustrating for you too na hindi siya priority because it's SPED? Ito napapasok yung frustration on my part. Hindi napupunan yung needs, lalo na dito sa public. Mukhang hindi enough ang SPED teachers pa. Sa ibang bansa, ang isang SPED teacher maaari raw kumita ng 4,000 to 6,000 dolyar o halos 200,000 piso kada buwan. Sa Pilipinas, mahigit 20,000 piso lang ang buwanang sahod ng isang SPED teacher sa public school, lubhang mas mababa kumpara sa ibayong dagat. Sa kabila ng mga hamon, matayog ang pangarap ni Bong para sa sarili. Bong, bakit gusto mo maging doktor? Para napaluan ang nalapain. Hindi malayong matupad sa tulong ng isang lipunang mas mapangunawa at gobyerno mapagkalinga. Maki Pulido, GMA News.